Hi guys! Kumusta po? At isang mapagpalang araw po muli, no, sa ating lahat. Especially po sa mga bago dyan at sa mga interesado po sa cryptocurrencies at mga pwede po natin pagkakitaan through online. For this video po, ay gusto ko lang i-share sa inyo itong the key reason po why Bitcoin, Shiba Inu, Cardano, and the rest of the altcoins po ay biglang nagsibagsakan this week. And karamihan po sa kanila ay bumagsak ng 10 to 15%. Kaya ano po yung rason at magtutuloy-tuloy pa kaya yung pagbaba nila? Kaya naman sa mga interesado dyan ay tapusin nyo po ang video na to nang sa ganon ay magkaroon po kayo ng idea. Pero bago yan, sa mga gusto po dyan mag-join dito sa ating raffle draw, ayan, mamimigay po tayo ng 50 pesos for 5 persons on October 15, 2022 through GCash po. And all you need to do para makasali is mag-comment po dito sa post natin kay Wikibit. Ayan, sa may mga Wikibit account na dyan at sa mga wala pa, just click this link guys, no, ilalagay ko to sa description section. And pag-click nyo po, ito yung lalabas guys, ito yung ating account kay Wikibit. And ito yung ating post, dito kayo magko-comment. And click nyo lang po ito sa mga naka-mobile phone dyan. Click nyo po itong 3 dots upper right. Ayan, tapos make sure guys na naka-desktop site po kayo sa mga naka-cellphone dyan. And then next is, ayan, ito po yung lalabas, no? So, ito yung post natin. So, kailangan nyo pong mag-login. Alright? Click nyo lang po itong sign na to, guys, no? Itong icon na to. Actually, login po nakalagay dyan. Ayan, login po. So, click nyo yan. And then next is, ayan, lagay nyo po yung cellphone number nyo. Click nyo po itong get verification code. And click nyo lang po yung verification dito. And then after nyan is, ayan, magsisend po yan ng code sa inyong cellphone number. Lagay nyo lang po dito and click nyo po login and register. Kung may account ka na kay Wikibit, automatic makakalagin ka. Kung wala guys, ito po yung lalabas. Ayan, lagay nyo lang po kung Mr. o Miss kayo. Lagay nyo yung username, I mean last name. Name nyo po, okay, depende sa inyo kung totoong pangalan or hindi. And then password and then click nyo lang po confirm. Next guys is, ayan, mamili lang kayo dyan. For example, trader kayo. Just click nyo done. And then, ayan po. So, nakalagi na kayo. Ito yung icon. Ibig sabihin, nakalagi na kayo. Ito yung post natin. So, mag-comment lang po kayo, guys. So, i-like nyo po itong post ko. Mag-comment kayo. And, o-comment nyo po yung inyong GCash number. For example, ayan, pasali sa raffle draw. Lagay nyo yung GCash number nyo kasi dyan po natin isi-send ang 50 pesos sa GCash if mapili po kayo. Alright? Pag nakapost na kayo, ayan, katulad niya, okay na po yan. Ibig sabihin, is kasali na kayo and wait na lang po kayo sa October 15. Okay? Ulitin ko sa mga gusto lang pong sumali. Okay? And of course, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan dito sa ating YouTube channel, please subscribe and click the bell button na rin. Nang sa ganun ay araw-araw po kayo ma-update sa mga videos na ina-upload natin. And palag na rin po ng itong video guys, no, na pinapanood nyo, malaking tulong po yan. And may Facebook page account tayo, Online Rakitero. Palike and pa-follow na rin guys, no. And you can message me here if may mga questions kayo. And dito rin tayo nag-a-announce ng mga nananalo, no, sa ating mga para-raffle draw. Alright? And now, balik po tayo dito sa reasons po kung bakit itong si Bitcoin at the rest of cryptocurrencies and altcoins is biglang ang nagsibagsakan po this week. And sabi ko nga, almost 10 to 15% po ang kanilang binagsak. And of course, may reason po yan. Okay, hindi naman po yan bumagsak ng bigla-bigla na lang or trip nila. Meron pong balita yan. Okay, and sabi ko nga guys, so lagi kong paalala, lagi kayong mag-check ng balita kasi pag may di magandang balita, automatic bagsakan niya. Pag may magandang balita, automatic magtataasan po yan. Eh may di magandang balita guys, no? Kaya nagsibagsakan po sila. And mamaya isbasahin po natin itong mga reasons guys. Pero bago yan, punta muna tayo sa ating ayan, price chart. Right now, ang presyo ni Bitcoin is nasa 19,700 na. So, kung makikita mo dyan, no? Tuloy-tuloy siya pataas mula kahapon. Kaya congratulations kung isa ka sa mga nakabili kahapon. Pero kung hindi ka pa nakakabili until now, tapos hindi si Bitcoin ang binili mo, at least si Bitcoin guys, no, naka-recover na. Nag-start po ang pagbagsak niya noong October 9, tapos tuloy-tuloy po siya hanggang October 13 kahapon po. Okay? And that is ilang araw, 4 days na tuloy-tuloy na pagbagsak. And because of that guys, no, madaming nagsisibayan kay Bitcoin. Ang dami pong cryptocurrencies and altcoins po na bumagsak ng 10 to 15%. Si Bitcoin right now naka-recover na guys, no? So, kung Bitcoin ka nakabili, ayan, recover na yan. Pero kung hindi ka kay Bitcoin nakabili, for example, kay Ada ka nakabili. Punta tayo kay Ada. Ayan. Si Ada, ayan, pataas pa lang kasi sumabay nga kay Bitcoin. Pero, kung makikita mo dyan, October 9, ayan, October 9, tinan mo yung presyo niya. October 9, 0.42. Okay, and tuloy-tuloy ang pagbaba niya. Sumabay nga kay Bitcoin yan. Ito yung pinakamababa niya, 0.39. 10 to 15% yan, guys.
And right now, nasa 0.38 pa lang siya, 6. So, hindi pa siya talaga nakaka-recover. Kaya kung dito kayo nakabili, of course, so hindi pa rin kayo bawi. And kung nakabili pa kayo last week, ayan, 0.46. So, ipit pa rin yan, guys. No? But anyway, kung naka-spot trading ka naman, just hold. No, and we don't know, baka magtuloy-tuloy na to, hopefully and praying. Pero ayun nga guys, no, ano ba yung rason? Okay, hindi lang ADA guys, no, the rest of the altcoins like GMT, ApeCoin, ano pa ba, Axis. At least guys, no, Lunsi, okay. Lunsi hindi masyadong apektado. Bumagsak si Lunsi pero ayun nga, naka-recover naman agad. So, punta tayo kay Lunsi para makita nyo. Ayan, Lunsi BUSD. Ayan, ito po yung presyo niya ngayon. So, ay Luna pala to, sorry guys. Anyway, Luna is Lunsi halos nagsasabay naman po yung presyo niya. Pero punta tayo kay Lunsi. Sa mga naka-Lunsi diyan. Lunsi, ayan, tinama to si Lunsi. So, at least guys, no, slowly ay bumabalik siya pataas. Ayan, kung makikita mo ito yung price chart niya. Actually, umangat pa to last time. Last day, nag 0.3. Ito pala yun, 0.31 pa siya. Ayan, tapos bumagsak lang siya dito, sumabay, pero ay nga, paakit na siya uli. Okay, so hindi siya masyadong naapektuhan kasi ang lakas po ni USTC. Ayan, si USTC naman yung tagahila niya. Pero kung nasasabayan nyo to guys, no, laki na rin ang tinubo nyo. Tingnan nyo naman to si USTC. Ayan, tuloy-tuloy yung pag-angat niya. Since October 10, ayan, 0.03 lang, tapos times to guys, no, from October 10, tapos kahapon or October 12 pala yung pinakamataas niya. Ayan, grabe po yung tinaas niya guys, oh. Ayan. So, almost times 2. Kung dito tayo nakabili, oh, times 2 agad. Yung bumagsak lang. And ngayon, recovery na siya uli. Alright? So, that is USTC. And XRP, congratulations sa mga naka-XRP. Kasi si XRP, guys, no, malakas talaga. Ito, hindi masyado apektado, eh. Ayan, from 0.59, bumaba siya ng 0.44. Pero, ayan, tinan mo naman. Balik na siya uli. Recover na siya, eh. Sa dito, eh. So, anyway guys, ano may rason bakit biglang nagsibagsakan, no? Very unexpected yon na ganun agad ang mangyari, which is dapat may magandang balita. Pero bigla pong nag-change po yung hangin, no? Biglang bumagsak po sila lahat. So, ito guys, no? Basahin natin. This is from youtoday.com. Pwede nyo rin itong search guys. Ayan, tingnan mo na dyan, guys. I mean, tingnan nyo guys dito, no? Sa price chart. The Bitcoin price dropped a fresh intraday. Ayan, on the Bitstamp exchange, it reached the lowest level since September 21. Ayan, grabe bagsak niya guys. So, lupit no? Tuloy-tuloy eh, bigla po eh. And sabi dyan, leading altcoins are getting hammered, failing to decouple from Bitcoin. ADA, ayan, tapos Shiba Inu. Cryptocurrencies fell sharply together with stock futures due to hotter than expected inflation data. So, ito guys, so ito talaga yung pinaka-reason bakit apektado po yung cryptocurrency market, no? According to a new inflation report published by the Bureau of Labor Statistics, the Consumer Price Index grew 0.4% for the month, which is slightly above the 0.3 estimate. Inflation increased by 8.2% on the 12-month basis. Guys, itong inflation na to, guys, no? Ibig sabihin nito, tumataas po yung value ng dollar. Okay, and dapat yung expected is 0.3 lang, bigla nag 0.4. Makita mo yan kung anong pinaggagawa po ng US. The higher than expected inflation figure means that US Federal Reserve still has much more to work to do. Fed swaps now price in the peak policy rates of 4.85% in March 2023. So nga guys, no, syempre medyo malalim na kung pag-uusapan pa natin ito kung ano ginagawa nila, ano nangyayari, bakit tumataas po ang inflation. But of course, no, meron po related yan sa ekonomiya, okay, ng US. And kung paano nila ginagawa ng paraan yan para nga itakel kung ano po yung mga nangyayari. Like, yung ongoing war nga. Actually, wala pa naman war. Sorry guys. No? Pero mga mangyayaring war kasi pinipredict nga nila na magkakaroon daw ng, ay nga, gera na naman. So, I think that's one of the reason na bakit nagre-react tong inflation na to. So, ay nga, the US Central Bank aims to bring annual inflation down to the much coveted 2% threshold. So, ito guys, no, ito naman ang I think good news dito kasi they are hopefully ito na yung pinakamataas guys na inflation, no? Kasi pag tumaas uli ang inflation na yan, automatic pwede pang bumaba uli ang cryptocurrencies. But if ito na yung pinakamataas na tinaas nila, no, sa inflation, tapos kung they are planning na pababain niya annual inflation down to 2%, at least, no, annual is, yeah, of course, no, annual is isang taon. Pero kung ito na yung pinakamataas tapos ang plano nila is pababain na yan, there is a higher chance, guys, na magtuloy-tuloy na rin pataas
ang presyo ng cryptocurrencies. Okay, the US dollar index, which measures the strength of the greenback against other major fiat currencies, surged a new intraday high. Ayan, tumaas nga siya. It reached new multi-decade peak. Multi-decade, guys, na ito yung pinakamataas, guys, yung nangyari last day, guys, no, dito sa inflation high rate nga na nangyari. So, the 10-year treasury yield is back above 4% after reaching its highest level in 15 years 3 weeks ago. Notably, gold is also down more than 1%, of course, no, lahat yan apektado. Basta may kinalaman, guys, no, sa, ano nga, market trading. Okay? So, anyway, guys, no, sabi ko nga, ito yung naging reason, no, bakit bumagsak, kasi may di magandang balita. Alright? Remember, guys, no, pag tumataas yung value ng dollar, tapos tumataas yung inflation, bumabagsak ang cryptocurrencies. But, guys, no, kapag nagtuloy-tuloy na pababa yan, kung ito na yung pinakamataas, there is chance nga na magtuloy-tuloy na rin pataas po ang presyo po ng cryptocurrencies. And hopefully is, mangyari nga yun. Alright? Kaya, ay nga, guys, no, though ang daming affected, of course, no, kasi sa biglang pagbagsak po ng presyo ng cryptocurrencies, but still hold lang, guys, no, kasi ito yung mga panahon kung saan very importante na or maganda talaga na meron po kayong mga hold, no, na panglaban once na bumalik na po tayo sa bull run. Alright, so ito lang gusto ko i-share, guys, no, ayan, tinaman naman si XRP, tuloy-tuloy na pataas ulit. Alright, so maraming salamat po. Check natin Lucy ulit. And God bless po sa ating lahat.